Kasabay ng nararanasan nating matinding init ng panahon, apektado na rin maging ang presyo ng ilang panindang gulay. Nagkukulang na kasi ang supply nito dahil sa mahinang ani na mga magsasaka. Makibalita tayo kay Joanne Ponsoy. Noong nakarang linggo, naitala sa Kabanatuan City sa Nueva Ecija ang pinakamataas na heat index sa buong bansa ngayong taon. Ayon sa PAGASA, pumalo sa 52.3 degrees Celsius ang naramdamang init sa lungsod noong April 12. Pero kahit na matinding init ang nararanasan sa Nueva Ecija, tiniyak ng National Irrigation Administration na hindi gaanong ramdam sa probinsya ang tagtuyot na epekto ng El Nino. Sapat naman daw ang supply ng tubig sa kanila at sa Hunyo pa inaasahang magagamit sa mabukirin ang inimbak nilang tubig sa Pantabangan Dam. Maayos ang water management kaya may tubig tayo. As you can see, maraming tubig hanggang Tarlac pa ito, part of Tarlac. Bagamat bagyang bumabang level ng tubig sa naturang dam, sapat na raw ito para maibsan ang uhaw ng masakahan. Kaya naman malaki raw ang pasasalamat ng iba't ibang Irrigators Association dahil ito raw ang unang pagkakataong hindi sila aasa sa ulan para lang makapagtanim. Ito po kasi mga sahod ulan lang ito, ngayon hindi naman ganun matutubigan. Ulang kanya ito, napakalaking pasalamat namin dahil nagkaroon kami ng irrigation dito. Kasabay nito, siniguro ng NIA na magiging maayos ang paggamit nila ng tubig mula sa Pantabangan Dam. Kung hindi na problema ang mga magsasaka sa Nueva Ecija, kalbaryo naman ang nararanasan ng mga magbubukid sa Barangay Palau sa bayan ng Bangged sa Abra. Natutuyo na kasi ang ilang irigasyon na kanilang pinagkukunan ng supply ng tubig para sa mga sakahan. Sa Urdaneta City naman sa Pangasinan, mga nagtitinda ng bawang ang kinukonsumisyon. Kakaunti lang daw ang ibinabagsak sa kanilang native na bawang mula Ilocos Norte dahil kaunti na lang din ang naaani. Ang resulta, 30 hanggang 40 pesos na dagdag sa presyo kada kilo ng bawang. At sa ganyang presyohan, talo raw ang mga tendera dahil ang mga mamimili, pinipili ang mas murang imported na bawang. Sa Kamuning Market naman sa Quezon City, matumal ang bentahan ng gulay. Kulang din kasi ang binabagsak na supply. Dahil sa maigpit na supply, tumaas ng 5 hanggang 10 pesos ang presyo kada kilo ng sibuyas, bawang at kalamansi. Wala namang paggalaw sa presyo ng ibang gulay, pero nagkaroon ng kaunting paggalaw sa presyo ng manok. Ang dating 140 pesos kada kilo, ngayon nasa 150 hanggang 160 pesos na. Stable naman ang presyo ng karne. 280 pesos pa rin ang kada kilo ng baka, habang naglalaro sa 180 hanggang 190 pesos ang kada kilo ng baboy. Pero kung sumipa ang presyo ng gulay sa ibang lugar, hindi ganito ang sitwasyon sa La Trinidad, Benguet. Dito, bagsak presyo ang produksyon ng mga gulay dahil sa sunod-sunod na pag-ulan na nakatulong sa ani. Sa La Trinidad, Benguet Trading Post nga, bumaba ng 5 hanggang 10 pesos ang presyo kada kilo ng carrots, repolyo, petchay at lettuce. Stable naman ang presyo ng sayote. Tumaas man ng 10 pesos kada kilo ang cauliflower at bagyo beans, mas mura pa rin daw ito kumpara sa ibang pamilihan. Joanne Ponsoy, nagbabalita, Pilipinas.